Good morning, good evening sa inyong lahat kasi depende yan sa oras nyo ng ng panunood ngayon, 'di ba? So, ang topic natin this afternoon is paano ka magiging productive using 80-20 rule or yung Pareto principle. Narinig nyo na ba siya? Narinig nyo na ba yung 80-20 na na principle? Naintindihan nyo ba siya? Diba? Or na-apply nyo ba yung principle na yon? So, feeling nyo ba minsan, nararamdaman nyo na parang umaga pa lang, parang ang dami nyo nang na-accomplish? Naramdaman nyo ba yon? Sa, minsan, sa isang, sa buhay nyo, naramdaman nyo ba siya na parang umaga pa lang, parang hindi pa natatapos yung araw, parang ang dami nyo nang na-accomplish? Pero, meron din namang times na kahit na gabi na, tapos ang dami nyo nang nagawa, pero feeling nyo parang hindi naman naging productive yung araw nyo. Nakaka-relate ba kayo doon? Diba? Kasi nga, ito yung ituturo ko sa inyo. So kasi minsan may mga activities tayo na hindi naman siya productive. So may mga activities tayo sa isang araw na hindi naman talaga siya magpo-produce ng income. Pero malaki yung portion na or malaki sa oras natin yung nagugugol natin doon. So ang goal ng training video na to is gawin yung productive yung araw nyo. So mag-focus kayo doon sa mga activities na magpo-produce sa inyo ng result. Yan. So ito yung role, ito yung goal ng video natin na to. So ano nga ba yung Pareto principle? Ayan. So hi Miss Evelyn. Yan. So ano nga ba yung Pareto principle or 80-20 rule na tinatawag? So ito ginoogle ko siya para galing talaga sa sa internet. So sabi dito, according daw to Wikipedia, the principle was suggested by management thinker si Joseph Juran, hindi ko alam kung tama yung pag-pronounce ko sa kanya. It was named after the Italian economist Vilfredo Pareto, who observed that 80% of income in Italy was received by 20% of the Italian population. So, ibig sabihin, 80% daw nung income is nare-receive lang ng 20% na populasyon. Yeah, parang dito sa Pilipinas, parang 20% ng population pagmamay-ari nila yung 80% ng mga asset. Parang ganun, 'di ba? So, yun yung ibig sabihin ng 80-20. Hindi mo kailangang ipag-add siya, 'di ba? Para maging 100%. So, the assumption is that most of the results in any situation daw are determined by a small number of causes. So, which is yung 20%. So para mas maintindihan mo, ito yung mga example na naisip ko na pwede kong ibigay sa inyo. So sabi dito, 20% ng populasyon ay pagmamay-ari niya yung 80% na asset, di ba? So parang sa mayayaman, kaunti lang yung mayayaman. So 20% ng population mayaman, ang pagmamay-ari niya 80%. So ganun, kaya siya 80-20. O kaya 20% ng employees ang nagpo-produce ng 80% na result. Sa isang kumpanya, hindi lahat yan nagtatrabaho. Diba? Hindi lahat yan ginagawa niya yung trabaho niya ng talagang 100%. Diba? So, ibig sabihin, 20% lang daw sa mga empleyado yung nagbibigay ng 80% na result. Ito pa, 20% na mga ideas mo ang magbibigay sa'yo ng 80% na resulta. So, yun yung ibig sabihin ng 20-80 rule, 'di ba? So paano ba natin 'to ma-apply sa business natin or sa kung ano mang ginagawa niyo sa ngayon, 'di ba? So kung sa trabaho or sa meron kayong business or may online business kayo. So paano natin siya magagamit or ma-apply? So sabi dito, by the numbers daw, 80% of your outcomes or of your result or of your output, yung result, 'di ba? Come from 20% of your inputs or your activities. So ang parang hindi naman talaga kailangan saktong 80-20. Basta more on maliit na part ng activities mo, yun yung nagbibigay sa iyo ng 80% na result. So kailangan mo mag-focus dun sa 20% na yon kasi yun yung nagbibigay sa iyo ng 80% na result.
'di ba? Which is 'yun yung hindi natin ginagawa. Kasi yung 20% na to, actually ito yung mga pinakamahihirap na gawin. 'Di ba? Kasi ito yung tinatamad kang gawin, kasi alam mong ano, maraming parang kailangan mo siyang aralin pa, 'di ba? So, pero yung 20% na yun na activities mo, yun pala yung magbibigay sa iyo ng malaking result. So, the important thing to understand is that in your life, there are certain activities you do, your 20%, 'di ba? That account for the majority, your 80% of your happiness and outputs. So, ibig sabihin lang daw nito, tatagalugin ko, uulit-ulitin ko, 20% na activities mo daw everyday ang magbibigay sa'yo ng 80% na income. Or 80% of your income, kabaliktaran, 80% of your income ay manggagaling sa 20% key activities mo. Nagets na ba? Yan, medyo kasi malilito ka kung talagang hindi siya i-explain or babasahin mo lang. So, nagets nyo na ba yung ibig sabihin ng 80-20? So, kailangan dito, paano matutulungan itong principle na to, yung ano mo, productivity mo. So, kailangan mag-focus ka dun sa 20% key activities. Yun. So, hi Joanne. Yan. So, dun tayo mag-focus sa 20% key activity. So, ito yung mga kailangan yung gawin. So, gawin nyo to after this ano ha, training video para makita nyo yung magiging result nito sa inyo. So, kailangan yung i-list down lahat ng activities nyo within the day. So, lahat ng related sa business mo or related sa work mo, kailangan mong isulat. Diba? Isulat yun. So, isulat mo lahat. Isulat mo lahat, lahat ng activities like ano-ano ba? Nagpo-prospect ka, 'di ba? Nag-ano ka, nagsusulat ka ng mga list, nagko-contact ka, nagpo-promote ka ng business mo, gumagawa ka ng video, gumagawa ka ng vlogs, gumagawa ka ng emails, mga ganun. So iba-iba. So iba-ibang mga activities 'yan. So tapos kapag na-list down mo na lahat ng mga activities na 'yan, so ang gagawin mo, iisa-isahin mo yan. So, ikaw yung magde-decide kasi ikaw naman yung nakakaalam kung etong activities na to is nagpo-provide sa'yo ng income. Diba? So, ang gagawin mo, iisa-isahin mo siya. Tapos, kapag naisa-isa mo na, so, parang i-group mo siya. So, kapag na-group mo na yung activities na nagpo-produce ng money sa'yo, yung money-producing activities na yon, so, yun yung mga ipaprioritize mo simula pa lang ng araw mo. Diba? So, every morning, yun yung una mong gagawin. Kasi pag natapos mo na siya, saka mo gagawin yung mga hindi naman gaano nagpo-provide sa'yo ng ano, or nagpo-produce ng income, diba, sa business mo. So, madalas kasi nga, sabi ko nga kanina, madalas yung mga activities na to, yun yung mga pinakamahirap gawin. Pero, ito yung talagang malaki yung magiging ano sa'yo, magiging impact sa result mo. So, dahil mahirap siyang gawin, so, ang ginagawa mo, wag yan, mahirap yan eh. Ito na lang muna unang gagawin ko para mabilis ko siyang magawa. So, ang tendency, lahat na mga nauna mong nagawa, hindi naman sa walang kwenta, pero hindi siya nagpo-produce ng income. So, you have to assess ano-ano ba yung mga activities na nagpo-produce sa'yo ng, ano, ng money or ng income. So, syempre, hindi lang naman din tayo about income. Pwede nyo rin siyang ma-apply dun sa buhay mo, 'di ba? Kung ano 'yung nagbibigay sa iyo ng kasiyahan, ng fulfillment. So pwede mo din siyang ma-apply, 'di ba, 'yung mga activities na 'yon. So kapag kasi nag-focus ka sa mga hindi ang mga activities na wala namang ano, wala namang maibibigay na result. So tendency, hindi ka productive. So 'yun 'yung mararamdaman mo na kahit na ang dami mong nagawa sa isang araw, feeling mo hindi wala kang na-accomplish kasi mga activities na hindi naman siya nakatulong, 'di ba? So, 'yun ang una n'yong gagawin, kailangan n'yong i-list down yung mga activities na kailangan para sa business mo, tapos i-group mo siya, ano dito, ikaw mag-decide ano dito sa mga activities na 'to ang nagpo-produce ng income, 'di ba? 'Yun. So, mas madali kasing gawin yung mga 'yun nga, sabi ko nga, mas madali kasing gawin yung mga madadaling activities. Yung madaling matapos kasi ginawa ko rin naman 'yan dati. 'Di ba? Mas madaling magbasa ng emails, mas madaling gumawa ng mga paperworks, ng mga monitoring, mag-scroll down sa Facebook. Kaya lang nauubos yung oras mo dun eh. So nasasayang lang yung time mo dun, 'di ba? So hindi siya actually yung mga activities na 'yon, ang pagbabasa ng mga emails, yung mga ganyan, pwede mo siyang i-delegate or kaya eliminate mo na sa activities mo. So no need na siya na gawin, 'di ba? Kasi hindi naman siya nagpo-produce ng income.
So, yun yung kailangan yung gawin. So, I'm sure kapag nagawa nyo yan, so yan yung exercise na gagawin nyo. So, kailangan nyo isulat talaga. So, kung gusto nyo talagang magkaroon ng improvement sa business nyo, so you have to check yun. So, I'm sure kapag nagawa mo yan, you will produce results kasi dun ka magpo-focus. So, umaga pa lang, yun na yung una mong gagawin. Or kung yun ha, kung may work ka, di ba? So, kunwari, ginagawa mo lang part-time yung business mo. So, 2 hours lang or 3 hours mo lang siya. So, pag nag-set ka na ng time para gawin yung business mo, yun yung una mong gagawin. Di ba? So, planning talaga. Kailangan din ng planning. Parang ano pa lang, kinabukasan pa lang, gabi pa lang, sinusulat mo na yung mga dapat mong gawin. At ako talaga meron akong journal na nakasulat doon yung mga to-do list ko. At kailangan yun eh, importante yun eh. Lalo na kapag marami ka masyadong gagawin. So, para na-check mo kung may accomplishment ka na, di ba? So, unahin mo yung mga money-producing activities, tapos the rest, saka mo gawin yun kung may time ka pa or kung wala na. So, that's the time na mag-decide ka na i-delegate siya or kaya eliminate mo na kung wala namang, kung useless lang din na may activities na yun. Ayan, so focus kayo doon sa mga money-producing activities. Ako kasi, yung i-share ko sa inyo yung akin, yung mga activities na ginagawa ko. So, beginning pa lang ng sa umaga pa lang, ang ginagawa ko yun, nagpo-post na ako ng mga promotion. So, nagpo-post ako ng mga content, nagpo-post ako ng mga inspiration, yun. Kung napapansin nyo, kung nagpo-follow kayo sa akin. So, ganun yung ginagawa ko. So, at 3 beses sa isang araw, yan, binibigay ko na sa inyo yung activities ko. 3 beses sa isang araw, nagpo-post ako, di ba? So, umaga, tanghali, tsaka gabi. Tapos, nagsusulat din ako ng, nagko-compose din ako ng email. So, kung sino yung mga papadalan ko. So, yun, everyday yun, gumagawa ko. Tapos, yung ito, isa to sa activity, yung pag-prepare ko for the live. Ayan, so, and then yung pag-answer ng mga inquiries, yon. And then yung paggawa ng mga vlog. Tapos, the rest, yung mga hindi naman nagpo-produce ng like pagbabasa ng mga libro. Though, makakatulong din siya, pero ano na yan, parang sa huli ko na ginagawa. Pagbabasa ng libro, pag-check ng email, pag-check ng mga monitoring, yung mga paperworks, yon. So, last na yan. Tapos, yung mga iba na aside dun sa mga sinabi ko. So, hindi ko na yon. So, parang pwede yun kasi i-delegate or hindi mo nagawin. So, eliminate mo na siya. Kasi, sayang lang yung oras mo dun. And lahat naman tayo, di ba, may 24 hours lang sa isang araw. So, kailangan mong i-maximize din yung ano na yon, yung time na yan. Yan, so ganun nag-work yung 80-20 na principle. So focus ka dun sa 20% na activities dahil yun yung magbibigay sa'yo na 80% na income. So ganun lang siya. So para ka maging productive, mag-focus ka lang dun sa mga activities na magbibigay sa'yo ng result. Diba? So yun. Actually, tapos na tayo. Ayan, so kung gusto nyong malaman or kung gusto nyong maintindihan yung mga money producing activities na yan. So, pwede ko kayong bigyan ng free video series para, kasi ako, I decided na to automate din yung business ko. So, mas, pag naka-automate kasi siya, na kahit may iba akong ginagawa, di ba, may nag-run yung business mo. Kasi kapag manual siya or mano-mano, so, paano mo magagawa ng yung mga bagay na gusto mong gawin? So, paano ka magkakaroon ng time freedom? Tapos, paano ka magkakaisip ulit ng mga new ideas kung mano-mano mo siyang ginagawa. So, ako talaga is, alam nyo naman na naka-automate yung business ko. So, more on nagpo-focus na lang ako sa mga inquiries, pagsagot, tapos paggawa ng mga emails, tsaka yung ito, mga videos, tapos pag-inspire, tsaka paggawa ng mga vlog. Yun. So, ganun. So, kung gusto nyo mas malaman yun, matutunan yun, so, kung medyo na ano kayo, na overwhelm kayo do sa mga activities na yun. Hindi ko naman yun ginawa ng isang buwan. So, nagsimula din naman ako ng medyo last year pa. So, nag-start ako unti-unti. Pero nag-start ako with learning. So, nag-start ako talaga with acquiring knowledge. So, doon ako nag-umpisa. And then, step by step, sinunod ko lang yung mga tinuturo ng mentor ko. Then, yun.
hanggang sa hindi pa naman sinasabi ko na naging mayaman ako dito or malaki yung income ko, pero papunta na naman tayo doon eh. So basta may ginagawa ka, hindi yun imposible, 'di ba? So posible yun na mangyari. So kung meron kayong, kung gusto niyo malaman yon more pa, yan, kung gusto niyo i-automate yung system niyo para mas marami kayong time na gawin yung mga ibang bagay na mas ano, mas productive. So click niyo lang yung link diyan, yung free video series para matutunan niyo kung paano siya gawin. Yon. So nandito naman sa video yung ano eh, yung link for the 3 series ng video. So ilagay niyo yung valid ano niyo, valid email address niyo, kasi doon ipapadala yung second and third na video. Kasi pag hindi siya valid, so baka hindi niyo siya matanggap. So sayang lang din naman. Ayan, so yun lang. Meron ba kayong question? Ayan, meron ba kayong question doon sa topic natin ngayon or kanina? Naintindihan ba? Naintindihan ba yung 80-20 na principle? Sino mag-a-apply nun? Sino yung gagawin agad pagkatapos nito? Isusulat lahat ng mga activities niya. At doon magpo-focus sa 20% na activities. Ayan. Sino gagawa nun? Ayan. Di ba kayo apat? Okay. Ayan. So, medyo siguro late nilang napapanood tong video na to. So, anyway, mukhang wala namang question. So, ulitin ko. Kung gusto nyong matutunan na i-automate yung business nyo or gawin siyang ano, automated para mas marami kayong time na paglaanan yung mga activities na magpo-produce ng result sa inyo. So, click nyo lang yung free video series. And then, kung napapanood nyo to sa YouTube, ganun din. Meron din namang ano dyan, meron ding link dyan. Or, ang gawin nyo, i-message nyo ako or mag-comment kayo and then bibigyan ko kayo ng ano, ng link dun sa free video series. Ayan, so mukha wala naman kayong question. So, para makapag-yoga na ako. Ayan, so, sige. Bye-bye! Thank you parate sa pag-follow sa akin. Bye!